Congratulations. Nung nalaman mo na kasama ka sa teleserye na ito at saka isa ka sa mga main cast, ano ang naramdaman mo, Francine? Ang OA, ah. Kasi happy talaga ako sa kanya. Actually po kasi, tinext kami na may story con. So, ako po, ang pagkakaintindi ko sa text, sasabihin sa akin kung anong gagawin ko as a young role. Kasi ayun po yung lagi kong nakukuhang roles, yung palaging bata. So, nung pagdating ko habang kinakwento, naalaman ko na isa ako sa mga bida. So, nagulat ako talagang doon habang nag-story con kami, nag-thank you agad ako kay Jesus. Tapos, pinipigilan ko yung luha ko kasi sobra akong na-overwhelm. Ayun po. Oh, tinan mo, naiiyak na siya nga. Hindi, pinipigilan mo rin ngayon. Pero ngayon, pinipigilan mo rin, di ba? Isa ito sa hinihintay kasi ni Francine noon pa lang. Ang sakit mo naman, mang ano? Ma'am, si Jones, isa to sa mga hinihintay ni Francine at talagang sobrang overwhelmed. Naibigay na sa kanya. Silang pamilya. Oh. So ngayon nga, dahil first time mo dito sa Magandang Buhay, Francine, kikilalanin ka namin na mabuti, okay? So, well, teacher. So ngayon, kwentuhan na tayo. Kayo ay anim na magkakapatid. Opo. Dami ah. Parang lumiit din ang boses mo. Ah. Ano po kasi? Ano nangyari? Ano, eh, para bagay po kami. Ayan, anim. Anim po kami. Pangilang ka? Pangatlo po ako. Okay. So lahat kayo babae? Limang babae, tapos yung bunso namin nag-iisang lalaki. Grabe, nag-iisang lalaki. Naghabol ang parents mo ng lalaki, no? Naghabol sila oo, ng actually, lalaki. Actually, nag-pray po namin siya. Oo. Oh, biro mo, nakapang-anim so lalaki. Ang si bongga din ni mother and ni father, ha? Oo. Ano naman ang pinagkakabalahan ni mommy at ni daddy mo? Si mama po, housewife siya. Si papa, dati po, OFW siya. Eh, bigla, hindi na po niya ano eh. May nagkaroon ng parang crisis, tapos napauwi siya. So, ngayon po, nagtatrabaho po siya, nagde-deliver siya. Yung mga gamit sa motor po. Pero from Binakayan, Cavite, nasa Bacoor na kayo ngayon. Opo. Lumipat kayo dahil sa Undoy? Opo, kasi yung bahay po namin doon, yung nilirentahan namin, wala siyang taas. And then, binaha kami. Kasi ang lakas po nung bagyo. Undoy, oo. Tapos yung mga gamit po namin, talagang natangay siya. Tapos yung panglima namin kapatid nun, sanggol pa siya. So, lumipat po kami nun sa tapat po ng bahay ng tita namin. Pero Francine, bakit letter P ang nasabi ko? Pero Francine, maaga ka talagang namulat sa sitwasyon ng pamilya mo. Kasi na-experience mo rin napalayas kayo sa bahay ng inuupahan ninyo. Opo, pero hindi naman po sinabi na, umayos kayo. Hindi naman po ganun. Sinabi po sa amin na kailangan nyo nang makahanap kasi di na nga po kami nakakabayad ng maayos. So, yun po, bago mag-New Year, nakahanap na po kami noon. 2016. 2016? Mm-hmm. 17, 18 na. Magal na. 2 years ago. So, pagkatapos ng We Will Survive natin. Opo. Ano ka ba? Hindi ka naman nag-text sa akin. Bibigyan mo ako ng bahay. Joke lang. Tapos, so yun, paano mo sinuportahan si mama at papa mo? Kasi siyempre mahirap kay mama at papa mo noon na gano'n ang sitwasyon nyo. Kasi po, gusto ko na talaga po mag-artista dati, so pangarap ko siya. Tapos, nag-commercial ako noon dati, doon ako nag-start po. So sabi ko, kumikita naman ako, so tutulong na lang ako kila mama. At saka, ang goal ko po kasi talaga, bigyan sila ng bahay, tapos ng kotse. Tapos, gusto kong ibigay lahat ng sana nila. Yung sana may ganito ako, sana may ganyan tayo. Gusto ka kayong magbibigay. Ito ba, naiisip mo to? Dahil kasi yung papa mo sobrang na rin nagtatrabaho, tapos yung ate mo nagko-call center, pero hindi pa rin sapat eh. Sa opo, yung kasi ang dami namin eh. So, naisip ko, kailangan ko ng tumulong kasi malaki na rin naman po ako. So, yun naisip ko. Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button!